ngayon, mga ka-gadget, meron na naman tayong video tutorial na gagawin about sa A9, A10, A11, jailbreaking na nakapasscode. So, yeah. So, try na natin to. So, bye-byein kita ngayon dyan. So, una natin gagawin is bukas tayo si terminal. So, dahil, ano, no, mga ka-gadget, no, nagawa ko na kasi ito kanina, na-install ko na, so, hindi ko na siya gagawin. Kaya na lang, eh, ituturo ko na lang kung paano. So, etong yung makikita nyo mamaya sa description ko, etong command code na ilalagay nyo sa terminal. Yan. Manually type siya, hindi siya pwedeng copy-paste kasi mag-error siya. So, manual nyo lang to, lahat to, copyhin nyo. Yan. Then, hit nyo lang yung enter, then manghihingi siya ng password, enter nyo lang yung password ng inyong Mac. Then, after mailagay nyo yung password ng Mac nyo, hayaan nyo lang siyang mag-download hanggang sa matapos. Then, after na matapos, ito yung kailangan, ito yung resulta ng download niya. Yan. Yan lahat. Yan lahat yun. So, dahil na-download ko na siya, ang gagawin natin is i-jailbreak na natin yung unit. So, uli yung unit. Then, recovery mode natin muna yung unit. So, yan. So, dahil na-recovery na natin yung unit, pwede rin yan mga ka-gadget kahit hindi nyo i-recovery. Basta naka-check to. To. Itong allow untested. Then, hit natin yung start. Bago muna natin i-hit yung start, i-ready natin si MINA. Ito, MINA USB. So, yan. Then, DFU mode natin yung unit. Hold lang natin yung volume, down, at saka power. So, start. Then, bitaw. Hold nyo. Pagka bitaw nyo, hold nyo yung volume up at saka down. Antayin nyo siyang mag-DFU mode. Then, pagka DFU mode, click nyo lang hanggang lumabas yung diagnostic. Ayan. Kailangan nakapress pa rin kayo sa volume up, volume down na. So, mag-all done yan. So, ayan. Patch. Click natin yung patch USB restricted. So, ayan. Nag-successful na siya. So, ang gagawin natin uli, kasi dalawa yung ginamit ko rito yung check rain kanina. Para lang mag-success siya. So, ang gagawin natin uli, buksan ko naman tong aking bagong check rain. Itong check rain na gamit ko, hindi ko siya dinownload sa website. Plastic. After pala noon, kailangan ma-close yung isang jailbreak, pang jailbreak, no? Kasi pagka hindi siya na-close,
hindi siya mag ano, nagsasucess. Recovery muna natin yung unit. So, yan. Then, click start. Bitawan. So, ayan, nag-all done, no? Mga ka-gadget. Kita nyo. So, ibig sabihin, successful yung ating pag-jailbreak gamit ng dalawang check ring. So, tatry natin siya sa Windows kung madi-detect. So, tara. General Break A10 A11 Ba-b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 a
yung ano eh, tawag dito. Yung update. Bali, eto yung unit na to, hindi siya MU. So, wala ka siya kung pangray ng DVD. Yung gawa ka siya kanina is iPhone 8, hindi ko siya nakunan, gawa ng nagmamadali yung customer besides kumbaga magagawa ko sa OAS, kaya inulit-ulit ko lang siya hanggang sa na-perfect ko siya. So, supported po siya yung jailbreak na ginawa ko kanina. Supported siya sa A9, A10, at saka A11. Sa A11, kasi wala akong may-try na unit. Kung meron mag-offer o magbibigay sa akin ng unit for testing, mas okay yun. Siguro magagawa natin sa sample. Iba kasi yung gagawin sa kanyang procedure. Mas risk, kailangan siguro
kung dito sa jailbreak, dalawang beses, tatlong beses ka mapapasok yung jailbreak doon. Sa A11. Pero sa A10, dalawang beses lang. So, ayan, mga gadget. So, jailbreak natin siya para sa activation. Para balik tayo ulit sa ating maha. So, ayan, mga gadget. So, i-jailbreak natin siya ulit para makabalipas na natin siya, ma-activate na natin siya. So, start na tayo. So, unang-una, check natin tong dalawa. Ayan. Then, back natin. Then, next. And start. Tao. So, trigger na siya. Tayo na lang natin. So, ayan mga ka-gadget, na-jailbreak na natin uli yung unit. So, babalik tayo uli kay Windows. So, na. So, yun, hindi na yung activate mga ka-gadget. Nag-reboot mo yung unit. Then, automatic mag-a-activate. Yeah, we got two.